Beautiful girls all over the world. Hi guys, kamusta kayo? And welcome back. Pasensya na, hindi ako nakakapag-update. Actually, ang plano ko talaga, starting ng November, mag-vlog ako daily until my birthday. But it didn't happen because may nangyari. Sad news. I don't know when is 2020 going to end. I wasn't planning to celebrate my birthday, but I just want to share it with you guys kung ano yung ginagawa ko daily until my birthday. But yun nga, hindi ko nagawa kasi namatay ang kami. Ayun. So, namatay yung cousin ko, guys. Si Kuya Mark. Ayokong umiyak eh. Kasi ilang araw na akong nagluluksa about his passing. Pero, yun nga, gusto ko lang i-share sa inyo yung good things na alam mo yun, na ibigay niya sa amin. Siya kasi yung tumayong parang tatay-tataya namin nung time na walang-wala talaga. Kasi guys, dumating kami sa point na wala talaga eh. Yung kailangan namin ng support, tapos siya yung nandyan. Kaya, malaki yung utang na loob namin sa kanya, yung umiyak. Sabi kanina ko, iyak eh. Masakit ba din kasi guys, kasi kahit nag-aaway kami, alam mo yung lahat ng naitulong niya, nakatulong din sa akin eh, as a grown-up person right now. Kung hindi ako nag-aral ng maayos, or ng, di ba, kung hindi ako nagtapos, kasi, marating tayo sa point na ganun eh, yung parang, feeling mo kasi wala nang tutulong sa'yo, aalalay sa'yo. Pero andun siya. Nagpatuloy ako sa studies. Ang hilig ko nun mag-cutting, elementary days. Ang hilig kong, ano, alam mo yun, magliwaliw. Eh, hindi ako pumapasok. Tapos siya yung nandyan, sabihan kanya ng, pag hindi pumasok, kabalusin kita, gano'n. Paluin kanya. Kaya ang gagawin niya, para papasukin kanya, doble niya baon mo. Laging yun ang pang-ano niya sa akin. Kaya papasok ako dati at nag-aaral ako. Yun. Tapos, yun nga, ang dami niyang pinakilala sa amin na, alam mo yun, yung mga hindi mo alam na pagkain. Basta, ang gusto niya lang, happy ka lang, ganun. Yung tipong bad trip ka, bad tripping ka niya. Lalo. Tapos, yun nga, ilang beses din kami nag-away talaga. Yung away na sigawang kami. Diba? Pero andun pa rin naman yung respeto ko sa kanila. Kasi nga, nalo na sa kanya. Kasi malaki talaga yung tulong niya sa amin. Hindi ko naman may pagkakaila yun kasi nga, you see me now, diba? Tapos yung mga aral din na naibigay niya sa amin. Ibig doon minsan sablay. Pero laking tulong, diba? Na-apply ko naman sa buhay ko ngayon. Yun. Tapos yun nga, nag-signing off na si Google. Siya kasi yung Google namin sa bahay. Siya yung parang nakakaalam ng lahat. Tapos tanong lang, tapos may kailangan ka, takbo ka lang sa kanya. Willing to help yun. Bait din kasi sobra. Ayun nga. So, pasensya na, hindi talaga kasi kaya eh. Yung parang gusto kong mag-update everyday. Kaso nung time na narinig ko yun, wala eh. Iyak na ako ng iyak. Tapos pumasok pa din ako kasi may trabaho. Wala mga magawa, kailangan magtrabaho. Akala nga ng mga katrabaho ko, din ako papasok kasi iyak ako ng iyak. Pero, okay naman, nungasok naman ako, di ba? Life must go on. Ganun talaga. And I accept it already na wala na nga siya. And I'm happy din naman kasi nga, syempre, hindi naman siya nahirapan. Diba? If it's his time already, we have to give it to the Lord na, diba? Si Lord nang nag-decide. So, can't do anything. Tapos, ayun nga, before his passing, actually, that day, the day before pala, iba yung pakiramdam ko. Kasi usually sa trabaho, jolly talaga ako. Tawa lang ako ng tawa. Ito lang nakakatawa. Diba? Ginugulo ko yung mga katrabaho. But that time, sobrang lazy ko. Sobrang bigat ng katawan ko. Yung parang feeling mo na gusto mong magpatawa, pero iba yung pakiramdam mo. May iba kang nararamdaman. Ganun na siya. And every time na ganun ako, alam kong may mangyaring hindi maganda. I experienced it before. And even, alam mo yun, nananaginip ako.
pag alam ko may mawawala sa pamilya. Ganun kasi ako eh. And that time na nag-message sa akin si Jing at night, natataranta na ako kasi sabi niya lang, te. So ako, alam kong may mawawala. Pero iniisip ko, baka si mama? Kaya nagpapanik ako. Minimessage ko siya, binombard ko siya ng message. Sabi kong ganun, sino? Sino? Sabi kong ganun. Ganun na kaagad kasi feeling ko may mawawala talaga. Pero ang message niya sa akin is, yun nga, nakita nga daw si Kuya Mark na stroke. Yun. So, ayun, medyo kumalma ako. Pero masakit kasi, diba, nagpipray ako na sana maging okay siya. Tapos, the next day, nagbe-breakfast ako eh. So, parang ako, waiting lang ako ng news. Breakfast ako. Tapos, bigla akong nasamid. Usually, orange juice lang talaga iniinom ko eh. Orange juice lang, breakfast. So, wala akong problema, ba? Diba? Tapos, may sakit din yung boyfriend ko. So, parang nag-alaga ako, medyo puyat. Yun, halang ang ano ko ngayon, ay yung utak ko nun. So, tawag dito, nasamid ako. Ang sakit niya. As in, yung ganito ko, yung ilong ko, yung lalamunan ko, masakit sobra. As iyak ako ng iyak. Tapos sabi ng jowa ko, okay ka lang? Kung hindi ako okay, masakit talaga. Sabi kong ganun. Tapos umiiyak ako, hindi ko alam kung bakit. Tapos nung pag-akyat namin, yun na, nag-message sa akin yung pamangkin ko, si Jing, na, yun nga, wala na si kuya. Sabi ko, wala, yun na, nag-burst out na ako, wala na. Iyak na ako ng iyak. Yung, sa akin kasi, oo, siguro iniisip ng iba, oo, ay kasi nga, pinsan ko, di ba? Pero, hindi nyo kasi, alam nyo yung pakiramdam na, yun yung taong nandyan, nung hirap kayo. Ang hirap kasi ng buhay dati. Tapos, yun lang, may isang tao na nakaalalay sa inyo, di ba? No, walang questions eh. No questions asked. Andiyan lang siya. Tutulungan kayo. Yung hindi mo kailangang humingi na tulong kasi tutulong siya. Kaya, alam niyo yun, yung sakit eh. Naiiyak pa naman ako. Ayaw kong umiyak na yun. Napapagod na akong umiyak. Kasi actually, hindi naman talaga ako iyakin na tao. Sayahin akong tao. Never akong umiiyak eh. Hindi nga nila ako nakitang umiyak kahit gano'ng ano. Pero, yun nga. Kasi nga, sa dami nila itulong niya, feeling ko, wala akong naigad pe. Wala akong naibigay eh. Kaya, yun din yung parang pagsisisi ko na, di ba, kahit man lang may maibigay ako, wala eh. Kasi wala din naman siyang kailangan. Parang ang trip niya lang dati, manghingi lang naman ng 20, manghingi lang ng allowance niya. Kasi na-stroke na siya dati. Ayun. Tapos, gusto ko nalalahan yung mga good memories lang, yung tawa, yung mga trip niya dati. Kasi masaya eh. Masaya yung childhood ko kasi part siya noon. Wala mo yun. Alam mo yun. Kausap ko tao eh. No? Tao nga naman kausap ko. Camera, camera. Ay, wala ako sa hulog talaga. Ilang araw na akong ganito. Tapos yun nga, na-cremate naman na siya. Hindi ko na siguro sabihin sa inyo kung ano yung process, di ba? Kasi medyo bad trip ako sa process na nangyari sa Pilipinas. Kung bakit ganun. Pero, respeto na lang, di ba? Yun talaga eh. Pero, ayun guys, siguro update ko kayo ngayon buong araw kung anong gagawin ko. Let's see kung may magagawa ako. Pero usually, wala talaga ginagawa eh. Trabaho lang. Pero wala ako sa hulog. Trabaho lang. Tapos tawa. Smile. Move on. That's life. And tomorrow, siguro pakakainin ko lang yung mga hampas lupa kung kaibigan na charo. Actually, hindi mo kasi ako friendly, guys. So, yung mga kasama ko talaga, yung mga colleagues ko sa trabaho or kasama ko sa work. I don't call them friends. I call them colleagues. Or people I trust lang sa trabaho. Few of them. Actually, apat nga lang sila eh. Yun lang talaga. Walang iba. Hindi kasi ako talaga maano eh, ma-share sa mga tao. I think they know it naman na. Diba? And yun lang. I'll update you later kung ano pang pwede kong i-share. Ano pa nga ba? Update! Bago pumasok. Amazing. Pwede ba pakakamay ng lola nyo? Kasi dahil yung sumpa ko dito dahil nilagyan ko ng eyeliner, kumapal. So, na-perfect na yung kabila.
kumapal tuloy siya. Because there's no such thing as perfect nga naman kasi. Like my skin. Diba? Ito kagabi, dumugo. Ang sabi niya, let me out, let me out. O, diba? Lumabas siya ng kusak. Taragis na to. Tapos dito, ay wah, may pa-picnic ata. Charot. Or nag-concert sila sa Okobesh. Ang dami nila. Tapos sila nawawala. Tapos yun dito, Okobesh. Oh, amazing. Ganyan ang update ko. My skin. Diyos ko. Pero papasok na ka, guys. Update ko kayo ng gagawin ko sa trabaho mamaya. Pero usually, mag-inugulupan talaga sila eh. Lagi lang, like ko nang sasabi sa inyo, mag-inugulupan na sila. Mag-inugulupan. Pero usually, wala akong pakailangan sa mga tao sa paligid ko. Sabi nga nung kasama ko doon, siya, diba, sabi niya sa akin, alam mo ikaw, wala ka talagang kwenta. Nagkakagulo na sila, ikaw nandito, kalma ka lang. Ay, wala akong pakialam. Kasi wala talaga akong pakialam sa mundo. Diba, ay pakialam ko sa buhay ko lang. So, ayun lang guys. I'm gonna see you later. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo yun? Ayan. Bye! Okay guys, not my day to die. Muntik na akong mamatay. Dahil may isang taong nagda-drive doon. Hindi siya nakatingin na patawid ako. Huminto na yung isang driver. Siya ayaw niyang huminto. Dire-diretso siya dahil. Hindi niya ako nakita. Ambisyosa. Magmamadali na akong tumawid eh. Dahil nakakahiya dun sa nag-aantay na taxi eh. Pero siya dire-diretso lang. Amazing! Konti na lang boy, muntik na ako mamatay. Kala ko din ako aabot ng 30 eh. Bukas na ako magta-30. Amazing! Woo! Kaibang update to ha. Tignan ko na ba? Tingnan ko lang siya. Maparapit na siya eh. Tingnan ko lang, hindi ako nagulat. Parang ang tango, lutang eh. Amazing! As usual, nauna ang break ko. Ito pinakain ko. Amazing! Yan may microwave dito. Ayun nga akong tubig. Update lang. Pauwi na tayo. Magbibigis lang ako. Choose. So yun guys, wala naman ko yung ginawa. Binalayasan nila ako. Kasi nagdal ko dun sa baba. Nagdal ko sila ng dinadal. Sabi nila, baka daw, di na naman ako makauwi kaagad. Kasi nga, nagdal ko sila dun. And today, pumuli lang ako ng regalo ko sa sarili ko. Napilitan. Dahil pinalito ko ni Ate ano. Ate Maria. Gift for myself. Bumili ako ng diamond ring. Dalawa. Dalawa bili ko pala pala. Parang pila isa na lang. Kasi buy one take one naman siya. Kaya ako sa inyo. Tada! O, di ba? Ganda. Yan siya. First one. Isang bato siya. Tapos ito 15 yung bato niya. O, di ba? Buy one, take one siya. Mura lang din. Pwede na, diba? So, ayun. Base lang pa rin. Essential. Diba? Amazing. Tuwis ako ng shoes. Tapos update ko kayo mamaya ng makainin ko. Hindi ko pa lang makainin ko eh. Birthday ko na bukas, pero hindi ko alam gagawin ko, diba? Kasi may pasok naman ako. So, siguro ano lang. Libre ko sila sa labas. Makainin ko sila. Hindi naman kami pwede kumabas ni Baboy kasi nga may pasok ako. Ay, sandali. Pagod na ako. Pagod na ako talaga. Diba? Amazing. Ayun guys. See you later. Yun. Bahay na tayo mga besh. Yun. Nagbihis na ang bakla. Baklang-bakla lang yun. Ganda, no? Tagal na sa akin ito. Hindi ko pala sinusuot. Hindi ko na siya sinuot. Diba? Amazing. Diba? Padress lang. Oh, sa lubong ng birthday ko. Tonight. Di ba? Puyat, lol. I don't think magpupuyat ako. Pero natin ko yung pagkain ko. Nakas na ba? Ano pa lang naman eh? 9:30. O, di ba? Amazing. Yan yung makeup ko. Lusaw na siya.
siya na sa bench. Nandiyan pa siya. What happened, Arcon? I'm taking a video, my love. Do you want to be in it? Ayaw niya talaga. Na siya pipilitin. Let him have his privacy. That's his choice. Maganda na ako sa buhok ko ngayong araw. Diba? Sumasundo siya. Pwede pa rin ako makamove on. Muntik na ako mamatay ngayong araw, ha? Mga leche sila. Leche yung driver. Diyos ko, sarap niyang awayin. My God. Anyways, I'm still blessed. I'm awake. Tapos, buhay pa lola nyo. Diba? Healthy naman na tayo. Wala tayong problema. Diba? So, dahil natatanggalin natin, besh. Tsaka yung mukha natin, besh. Tanggalin natin yung mga nagko-concert yun sa noo, besh. Tsaka sa ano, sa baba ko. So, ayun, update ko kay mamaya. Papakita ko sa inyo yung food. Nag-order lang ako ng tapsilog. Kabayan na kabayan nila. Tapsilog, besh. Pagkain. Kanin tayo ngayon, gabing gabi. Diba? Yan lang. So, update ko kayo. Bye! Besh, nakalimutan ko na mag-video. Ayun yung pagkain ko. Yan yung in-order ko. Tapsilog, diba? Gutom na ako. Gutom ko. Sobrang gutom ko. Nakalimutan ko mag-ano. Mag-love it. Pati sa'yo ngayon nakain ko. Tapos silang bashing. Tum na ako. Dugo. Pwede ko sa kanya. Ayaw niya. Hindi lang masarap yung ano, yung baka. Saka naman okay lang. Kaya lang medyo matigas siya. May na problema. O dahil ko tumako. Lang ka lang magreklamo. Kumain pa yun. Hindi kasi sa Pilipino food eh. Kaya lang, wala ko gaano malibilan dito ng Pilipino food. Yung isa lang na ano, malapit dito. Kaya lang, hindi lahat ng luto nila parang authentic na Pilipino. Siyempre, parang may nadalip palagi. At pag gabi ka naman, ano, bibili sa kanila, lahat ng gusto mo, kainin. Parang laging wala. Hindi available na. Kaya masakit. Heartbroken lang ako. Diba? Kain tayo. Actually, birthday ko na pala eh. Philippine time. Kasi ano na eh. Alas 10 na. Ay doon. Parang alauna or alas 10 na. Kasi 4 hours yun. Alam ko. Diba? 4 hours ba? Oh, 4 hours. Binati na rin ako ng pamangkin. Ba, amazing. Siya lang nakaalala. Sa birthday ko, di ba matagal sila celebrate. Kahit naman sa Pilipinas pa ako. Hindi mo naghahanda. Kasi parang, isasabay na namin siya sa birthday ng nanay ko palagi. So, sila may handa. Yes, pigs. I'm good, my love. I'm eating, my love. You're always eating. Why are you complaining? You're complaining. You're stating this. Lagi na akong nakain. I'm stress eating ako na itong mga nakaraw. Puro ulo sa labas po kain. Kasi wala ako sa hulog. Parang gusto ko na kumain. So, dami kong matamis na kinakain. Next nga ko na-realize, kanina pala, habang kumakain ako dun sa baba. Ay, sa ano, sa... Sabi ko sa trabaho. Kung matamis na yung pagkain ko. Tapos puro noodles. Tapos yung tukpukin na ano, yung binibili na tag-sampo. Yung parang ibang microwave lang. Parang kinakain ko. Parang walang kwenta mo yun. Walang ka-ano-ano, latoy-latoy. Puro junk food. Sabi ko nga, tumigil na ako, diba? Kasi nagsakit na nga ako. Tapos, yun na naman kinakain ko. Doon ako pag-stress eh. Parang lagi ko naghahanap ng matamis. Ang alat. Kaya ano, kung ano-ano pagkain. Kasi may malagal ako sa mga nga ako. Pero anyways, pa ako nagkaganto pa. Paalam na ako, nag-update ko lang kayo. Tapos, update ko kayo bukas. Hindi, mag-vlog ako bukas. Pwede ko bukas eh. Vlog ako, diba? Pakita ko sa'yo kung anong ginagawa ko. Nabusit ko sa mukha ko. Sawa ka.
Ngayon magbanatok, tama naman mo. Ba't mo ba ginagawa ito? Hindi ko naman alam eh. Ano, chef lang sa inyo. Nagbaliw na ako. Kasi kung narinig nyo, yung isa naglalaro. Nakuha naglalaro niya. Baril-barilan. Hindi lang nag-uusap. Diba? Usap namin. Nabawas sa pag-alis niya. Nung buwan na sa dini. Siya umaalis. Pero sad din. Kasi nga, December na lang siya dito. Alis na lang yung visit na po. Visit na lang yung job lang. Alis na lang siya. Alis na lang ako. Ganda ko sa akin eh. So anyways, see you tomorrow sa Sulpong Bell. Sorry. Thank you for watching this vlog again. I hope nagustuhan niyo to. Tama ba? Basta, panoorin niyo na. See you tomorrow. Bye.